Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa kahabaan ng North Luzon Expressway dito po sa Balintawak Toll Gate. At sa mga sandali pong ito ay nakikita po natin na nagkakaroon lang ng bahagyang pagbabagal ang mga sasakyan. Meron pong pila dito po sa mismong toll plaza. Papasok po to sa norte, no? Ito po yung papuntang northbound. At makikita po natin na may pila po sa parehong cash and RFID. Pero dito lamang po yan sa lugar na ito kung kailan na nagbabayad po sila. Pero pagka nagpas na po sila ng toll plaza ay maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan. At doon naman sa kabilang direksyon, yung papunta naman po ng Metro Manila, yung pabalik ng Metro Manila, makikita po natin na napakaluwag po ng daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy naman po ang daloy niyan. Kabaliktaran po sa inaasahan natin na kung saan ay talagang magiging mabigat ang daloy ng mga sasakyan. Pero sa kabutihang palad, hindi naman po ganyan ang nakikita natin, bagamat may volume na rin po ng mga sasakyan sa mga sandaling ito. Samantala mga kapuso, mga kausap po natin via Zoom, si Sir Robin Ignacio, siya po ang Senior Traffic Manager ng NLEX. Magandang umaga po, Sir Robin. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Hello. Alright, po. Sir Robin, gaano po ba karami ang inaasahan nating mga sasakyan na daragsa po ngayong araw dito po sa NLEX? Opo, sa ngayon, yun nga po, kasama pa rin po dito sa kinukonsider natin na Holy Week period po. Ano, inaasahan pa rin po natin na mas marami pa rin po kaysa normal na volume natin ng dadaan dito sa NLEX. At yun nga po, mula po kahapon po ng 2 p.m. na monitor po natin, nag-umpisa na pong dumami at dumagsa yung ating mga kababayan pabalik ng Metro Manila. At yun nga po, sa katunayan po, tuloy-tuloy po yung ating mga daloy naman po mula po dito sa Tarlac Toll Plaza sa may Esitex. At nakita po natin na meron talagang pagbabagal na dahil po sa dami ng sasakyan mula po doon sa Tarlac Toll Plaza hanggang makarating po sila dito sa may Bocaue Toll Plaza dito po naman sa NLEX. Sa ngayon po, nandun na po yung volume. Yung mabigat po na daloy ng trapiko na nararanasan, hanggang anong oras po ito tatagal, sir? Opo, siguro mga hanggang mamayang 9 or 10 pa po ito. Kasi kagabi po talagang mabigat po yung daloy ng traffic natin mula po Tarlac, mula po Esitex hanggang dito sa NLEX, hanggang sa makarating po dito sa may Bocaue Toll Plaza. Bahagya pong bumaba ng volume natin ng bandang mag-aalas 2 po ng kanina madaling araw. Pero alas 4 po, na monitor po ulit natin na tumaas-taas po ulit yung dami ng sasakyan na pumapasok. At ngayon nga po, dun sa Bocaue Toll Plaza, na monitor po natin mas marami po tayong, dumami po tayong cash paying motorist. So nagdagdag po kami ng additional cash collection points doon. Bagamat doon sa ating mga RFID lanes ay mabilis-bilis pa rin naman po yung daloy ng ating traffic doon. Pero bukod po doon sa mga binanggit nyo na pong mga hakbang, ano pa pong mga paghahanda ng NLEX Traffic Management Team po ngayong Lunes? Kung kailan nga inaasahan pa po yung mas marami pa po tayong mga kababayan na hahabol pabalik sa kanilang mga trabaho ngayon pong may pasok na po, sir? Opo. Yun nga po, kanina na monitor po nga natin na nagbabagal po yung mga pagdaloy ng traffic mula po dito sa may northern part po ng NLEX mula sa may Mexico, maging sa San Fernando at saka bago dumating po dito sa Bocaue. So ang ginawa po natin, nag-implement po tayo ng counter flow dito po sa may Balagtas area hanggang Bocaue. Okay. Para makarating na po kaagad yung ating mga volume dito po sa may Bocaue Toll Plaza, lalo-lalo na po yung mga RFID users. At bukas naman po yung ating expansion plaza doon. So napapabilis po yung pagdating nila dito sa Bocaue at pagdaan sa Bocaue. At paglampas naman po ng Bocaue, kagaya ng na-monitor po ninyo, Ma'am Maris, ay mabilis po yung daloy ng traffic natin hanggang sa makapasok na po sila ng EDSA. Opo, pero yung napapansin po natin dito, yung pa-northbound naman po, parehong yung cash at yung RFID lane, pareho pong may pila at medyo matagal-tagal po. Ah. Ano po yung nagiging problema doon sa mga RFID lanes po na ito? Inaasahan po natin, dapat pag RFID, tuloy-tuloy lang yan halos, sir. Opo, yun po yung tinitingnan natin. Bagamat may bahagya po tayong pagpila ngayon, ayan po yung normal rush hour naman po dito sa ating pa-northbound. Ano po. Dito sa may cash, nagkasabay-sabay po yung
yung ating cash paying motorists. Ganun din po dito sa RFID. So pinapatingnan na po natin kung paano po mas mapabilis yung ano. Baga makikita po natin medyo mas mabilis-bilis pa rin po yung sa RFID lanes natin. Ganun din po yung papasok pa rin po sa NLS dito sa northbound sa may Mindanao Toll Plaza po natin. Medyo mas mahaba pa rin po yung ating cash lane po doon kesa yung RFID lanes natin. Huli na lang, sir. Very briefly, ano pong mapapayo natin sa mga kababayan natin na daraan po dito sa North Luzon Expressway ngayon pong araw? Apo, yun po ang tuloy-tuloy pa rin po ang hinihingi po lang natin sa ating mga kababayan sana na maayos po yung kanilang sasakyan bago po sila bumiyahe at na-check din po na yung magda-drive ay nasa tamang kondisyon po. At isa pa pong is yung kailangan po talaga mag-maintain sila ng safe braking distance kasi meron tayong naitalang mga dalawa o tatlong aksidente kanina bago dumating ng Bukawi. At yun nga po yung sanhi ng minsan naiipit or naiipon yung mga sasakyan mula po doon sa ating accident site. So kailangan po talaga mag-maintain ng safe braking distance para maiwasan po natin yung ganitong aksidente. So far po ba, sir, yung 2 to 3 accidents na naitala nyo po kanina ay ligtas naman po sila at natanggal na rin po ba yung mga sasakyan na naaksidente para hindi na po magdulot pa ng karagdagang mabigat na daloy ng trapiko po sa lugar? Yes, ma'am. Mabilis naman po kasi minor accidents lang naman po. Kagaya na nabanggit ko po, minor rear end accidents. At naitabi naman po kaagad. So, hindi na po ito nag-cause pa po na mas matagal na pagdaloy ng traffic natin dito. Pero yun nga po, sana po wala na po mangyaring ganito. Kaya ina-advise po natin yung ating mga motorista na sana po mag-maintain po sila ng safe braking distance. Alright, yan po ang pinapanalangin natin. Maraming pong salamat sa lahat po ng inyong mga kasagutan at sa inyo pong panahon, Sir Robin Ignacio. Ingat po kayo. Magandang umaga po at maraming salamat po. Ingat po kayo. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.